Hello everyone! Gusto ko lang pong i-share kung paano po kami nagsimula sa pagpaplano ng bahay namin. Mula sa drawing, kumbaga, sa isang architect na magaling din na architect from Pampanga, hanggang sa kung paano namin planuhin, kung ano yung gusto namin design sa bahay. Hindi po ganun kadaling magpagawa ng bahay. Panoorin niyo po kung paano kami nagsimula mula sa paglilinis pa lang ng lupa hanggang sa matapos na namin yung kumbaga yung napatayo naming bahay. Ayan po siya, kung nakikita niyo, meron po siyang maliit na creek sa likod. Kaya ang ginawa po is pinapatibay po yung gilid. Ayan po. Kaya malaki din po yung gastos para lang sa pagpa-concrete ng gilid ng lupa para hindi siya, para magiging ano siya, matibay. Yung nagsa-start na silang mag-build. Di ba po nung nakikita nyo yan or pag nakikita nyo yung picture na yan, parang nai-excite kayo na ano kayong kilalabasan, di ba? From drawing to reality, kumbaga. Makukuha ba talaga ng foreman yung designs ng architect sa bahay? Parang ganun. Yung parang meron kang kaba din na ano kaya yung magiging resulta, di ba? So, we'll see. Ayan na guys, so sa nakikita nyo naman na nag-start na talaga sila, yan na may mga hollow blocks na sa gilid, di ba po nakaka-excite panoorin na parang unti-unti na siyang nabibuild talaga, na akalain mo pa naman na baka from imposible, tapos ngayon parang unti-unti na siyang yan. Natatayo, di ba? Nakaka-excite.
nyo na nagsistart na sila sa second floor, ginawa, yan, tingnan nyo po, di ba? Parang nakakasaya naman na makita na parang oh, pa second floor na yung bahay. Parang ganun. Yan po yung ano na, nung nakita nyo na parang may ano na, may sahig na yung second floor. Ayan na guys, ito yung panahon na, nag-start na kaming mamili ng mga tiles. Nakaka-stress din po palang mamili kasi hindi mo talaga alam kung ano yung gusto mo, diba? Kasi sa sobrang dami ng marami kang magugustuhan, ngayon hindi mo na alam kung alin yung mapipili mo. Pero sa wakas nakapili rin kami. Kaya tingnan natin kung ano yung napili naming tiles para sa kwarto, para sa sala, sa kusina. Okay, ito po yung tiles na napili ko para sa kwarto ko. Tingnan nyo po. At saka ito po yung sa banyo ko naman sa kwarto. At ito yung tiles sa kwarto sa taas, sa second floor. Yun po yung ceiling sa may dining area namin. Ito naman po yung tiles sa terrace sa taas, second floor. Yan, patapos na rin yung hagdan. Yan, nag-start na din sila. Gusto ko po talaga sa bahay is yung ano, high ceiling po siya kasi mas maliwanag po siya, diba? Tsaka parang mas malaki yung space. Yan po yung terrace sa taas at sa may second floor. Yan po yung sa labas na view. Yan po, nag-start na silang maglagay ng stones. Pang design lang po yan. Yan, bali yan po yung drawing na yan. Yan po yung ano namin, see? So talagang kuhang-kuha naman po kahit papaano. Yan sa second floor sila, nag-start na silang pintura, kaya may pintura na rin. Gusto ko lang ng white. White lang talaga, yun ang yung wish ko sa bahay. White lang lahat para mas maliwanag at saka parang mas malaki tingnan, di po ba? O tingnan nyo, di ba? Para siyang, yan po yung kwarto ng sister ko kasi gusto nila ng pink. Kasi mga anak niya, favorite nila, pink daw, kaya pink, yan. Yan po yung ceiling, mataas po yan. Lalagyan po namin yun ng chandelier.
Yan, tapos na po yung mga stones. Ito naman po yung namimili kami ng mga ilaw. Ang dami-dami pong magagandang ilaw ngayon. At saka mahal po pala yung mga ilaw. Akala ko mga mura lang. Pero may mga mura naman po. Pero depende din po sa mga choice ninyo. Ayan, naging bahay na po siya. Tingnan niyo po, di ba? Yan, yun yung ilaw, yung tricolor na tatawag nila. Marami pong kulay yan. Parang pito yata. Tapos, yan yung ilaw sa kwarto ko. Yan sa dining na ilaw. Yan, kita. Yan po yung pinaka-favorite part ko po, yung mga ilaw. Kung sa mga nagtatanong po kung gaano katagal natapos yung bahay, matagal po kasi nag-start pa po kami last year. Kaso po nang nag-start po yung pandemic, so na-stop na naman siya. So para po siyang naging almost a year po. Parang isang taon din po siya natapos. Yan po yung terrace sa taas. Mas malaki po siya. Maganda po dyan mag-party-party. Dyan maganda po yan pag New Year. Manood ng mga fireworks. Kasama yung pamilya mo. Yan po yung sa baba, sa mga dining. Yan na po siya. Yung hagdan, lalagyan pa po yan ng stairs. Ng glass stairs. Yan po. Nung nag-install na sila ng hagdan. Yan po yung labas niyan nung palapit ng matapos. Yan po siya, outside view. Ito po yung kwarto ng tatay ko. Tapos na rin siya. Ito po yung naglalagay, nagsusukat na siya ng glass para ilagay sa stairs. Diyan po yung na-install na yung wood para sa stairs. Ang kinis. Ito po yung kwarto. Tanong, i-follow niyo po ang A2I Design. Sila po yung architect na gumawa ng designs po ng bahay namin. I-follow niyo po yung Facebook nila, A2I Design.